and welcome back sa kusina ni Apple. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng napakasarap na Pangasinan's Pride ang Alaminos Longganisa. Ang mga kailangan natin na ingredients sa paggawa ng longganisang Alaminos ay 1¼ kilo of ground pork. Siya 1 kilo ng pork casim and 1/4 kilo ng taba, pork fat. Ipaghalo nyo na doon tapos ipagiling nyo sa palengke. And then, garlic. About 150 grams of chopped garlic. Ganyan, pino. Kailangan pino siya. 2 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of cooking oil, 2 tablespoons of achuete, 2 teaspoons of ordinary rock salt, 2 teaspoons of black pepper ground, and 1/2 pack of ginisa flavor mix. Ang first step, in a small bowl, paghaluin natin ang salt, then yung pepper, then yung 1/2 pack ng ginisa flavor mix. Tansyahin nyo, pagkalahati na, okay na yan. So, imimix lang natin siya. And then, isasama na natin siya sa pork. Isama ng chopped garlic. Ganyan, pino. Pwede kayong gumamit ng food processor kung meron. Kung wala naman, pwede nyong i-chop siya mano-mano. Then, i-mix. Make sure na na-mix nyo siya evenly para pantay-pantay yung pagkakahalo tsaka yung lasa niya. Haluin mabuti. And then, pag nahalo na natin siyang maigi, gagawa na tayo ng achuete oil. Sa paggawa natin ng achuete oil, kailangan natin ng kawali, painitin. Kahit hindi naman masyadong mainit na mainit, then ilagay na natin yung oil. Then, isunod ang achuete. Antayin lang natin siyang uminit ng konti. Tapos, haluin. Kailangan kumulay yung achuete. Huwag masyadong malakas ang apoy kasi puputok yung magtatalsikan yung mga buto ng achuete. Tapos, lalagay natin ang toyo. Kita nyo, kumulay na siya. Pag ganyan na, lalagay na natin ang toyo. Patayin ang apoy. Ngayon, ihahalo na natin siya sa mixture.
kailangan gumamit ng pino na pansala para walang butong sasama. Pag nahalo na natin, kailangan natin siyang i-mix by hand. Ayan. Unti-unti makikita nyo yung kulay niya. Diba? Ganyan yung binibili natin sa Alaminos na medyo may kamahalan kasi ito ay isang delicacy. Ayan. Halo lang ng halo. So, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Pangasinan para makabili ng Alaminos Alaminos longganisa. You can do it right away at your own kitchen. Napakadali lang ho ng proseso. Then, pag na-mix na natin siya, ibabalot na natin siya sa longganisa casing at meron akong link. Balutin ang longganisa gamit ang panali na pisi. Makapal na sinulid. Ayan, ganyan lang. Tuloy-tuloy lang siya. Kung gano'ng gusto nyo karami. Balutin ng clear plastic na nyarap kung gusto nyo gawing pang business. Ayan na po at ready na ang ating Alaminos longganisa. Ready for selling. Natin ang longganisang ginawa natin kanina. Special tip, kung gusto nyong mas masarap, pagkatapos maibalot ay ibitin ng 2 to 3 hours sa kitchen or sa labas kung meron pa yung sampayan. Ayan, papakuluin lang natin siya sa 1 cup of water. Then mamaya pag kumukulo na, halo-haloin natin, babalikta rin. Then, hayaang matuyo at lagyan ng konting mantika. Ayan na po, naubos na yung tubig niya. Lumabas na yung natural oil ng longganisa natin. Then, nahayaan lang natin siyang maprito, matusta ng konti, bago natin nahanguin. At meron na tayong napakasarap na Alaminos longganisa.